2 Corinthians 3:18. Our faces show the bright glory of the Lord, as the Lord's Spirit makes us more and more like our glorious Lord. Patuloy na pagbabago, patuloy na luwalhati ang dapat maganap sa bawat anak ng Diyos. Connect to big. Panginoon, salamat po dahil maaari kaming lumago, lumaki. Maaring kami ma-develop tungo sa pinakamagandang kalooban niyo para sa amin. Teach us, Father, so that each day that you give us will be used for growth, so that we can reach that potential that you have given to each one of us. Kayo ang manguna ngayon, mangaral, magturo, umakay sa amin. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Life could be trapped in everydayness. Yung araw-araw ganun, linggo-linggo ganun, buwan-buwan, hanggang mapansin mo, taon-taon ganun, hanggang maubos na lang ang buhay. Life could be trapped in ordinariness, in dullness. Maaring ang buhay tuloy sa halip na exciting, sa halip na makulay, masaya, ay parang nakababagot, nakasasawa, parang wala namang nangyayari. Ecclesiastes 1, 2-4, and 8. Nothing makes sense. Everything is nonsense. I have seen it all. Nothing makes sense. What is there to show for all our hard work here on this earth? People come and people go. All of life is far more boring than words could ever say. Isang observation ni Solomon tungkol sa buhay, pag hindi mo pinag-ingatan ang paghawak ng bawat oras at araw na binibigay ng Panginoon, life could become dull, boring, colorless, lifeless. At kung minsan, itatanong mo pa sa sarili mo kung bakit ka ba nga nabubuhay pa. Kung sulit ba na ipaglabang patuloy pa rin mabuhay. Pag dumarating ang ganyang mga pag-iisip, kanino man ay dapat suriin kung paano siya nabubuhay, paano niya iniingatan ang panahon na ipinahihiram ng Panginoon. Life could be trapped in dullness caused by lack of connection to big, to the big, to what is big, to infiniteness and eternity, to immortality, to higher meaning, purpose, vision. Pagka walang vision, walang pananaw, pangitain, walang pangarap, walang adhikain, napakadali na magmukhang walang saysay ang buhay. Pag walang misyon, walang project, especially a life project, parang nawawalan ng halaga ang bawat sandali. Isaiah 22:13, you celebrated by feasting on beef and lamb and by drinking wine because you said, let's eat and drink, tomorrow we may die. Isang observation ng propeta, may mga tao na nabubuhay lang para kumain at meron namang naghahanap buhay lang para mabuhay at wala nang ibang dahilan. Kumakain para huwag mamatay sa gutom, nagpapahinga para maipahinga lang ang katawan at magkaroon ng lakas muli para bukas magtrabaho na naman at inuubos ang lakas maghapon sa trabaho para ikain at itulog uli, para lumakas uli at magtrabaho uli, paulit-ulit, 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 hanggang humina na ng humina, magkasakit, at bawiin na ng lupa ang lupang katawan, parang walang nangyari sa buhay. It's important for the people of God to realize that we have missions in life. That there is a purpose for our existence. That there's a higher and nobler cause for our life. So get beyond everydayness or ordinariness. Dapat ay lampasan yung pagiging napaka-normal lamang, napaka-ordinaryo, at walang nangyayari. 2 Timothy 2:20-21, in a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes, and some for common use. Those who cleanse themselves from the latter, meaning from being
ordinary will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Hindi kinukumpara dito ang ibang talento o kakayanan ng tao. Hindi kinukumpara ang tao sa kapwa-tao. Ang kinukumpara dito isang tao sa kanyang sarili. Na ikaw bilang tao, bilang instrumento ng Diyos, pwede kang napaka-ordinaryong instrumento lang o pwede kang maging special na instrumento. At sabi ng Timothy, yun daw inihahanda, nililinis, dinadalisay ang sarili, gagraduate from being ordinary to being special, special instruments for special purposes. So hindi ito may taong special at may taong ordinary, hindi ganun. Bawat tao pwedeng maging ordinary at pwedeng maging special. Kaya dapat daw sinasanay ang sarili, hinuhubog ang sarili, para lumampas sa pagiging karaniwan at maging pambihira para sa ikaluluwalhati ng Diyos. So cleanse, prepare, position yourself for special purposes, for specialness. Which means we should make our day, our week, our months, our years, our life, special. Nalalampas ka lang sa ordinariness. Yung laging araw-araw, yun lang ang ginagawa mo, dapat may iba pa. Pagka inoobserbahan natin kuminsan, ang napakarami mga Pilipina, maging Pilipino, babae at lalaki, halos kalahati ng araw, bawat araw, araw-araw, naglalaba. Lalo na yung mga masela na ayaw pa ng washing machine, gusto pa sariling kamay, kusot-kusot-kusot. Kalahating araw yan. Lalo ko ikukulam mo pa, may palupalo ka pa. Pagkatapos, aalmerolan mo pa kung ano-anong gagawin mo sa damit. Tapos, susot mo lang naman yun, dudumi lang yun. Ibig mo sabihin, mauubos ang kalahati ng araw mo araw-araw para lang sa damit. Tapos, tumanda ka na, namatay ka na, ang accomplishment mo, naglaba ka. Hindi masamang maglaba. Magaling ang paglalaba, pero may iba ka pang dapat mas galingan. Paano ka gagaling, ginang? Paano ka gagaling, ate? Madedevelop mo ang iyong balletic dance skills, ang iyong painting skills, ang iyong musical skills, paano mo madedevelop ang iyong engineering skills, ang ibang pong mga husay at galing, administrative skills, kung nakatali ka sa batya. Yung sobrang luto ng luto ng luto ng luto, pwede naman mayroong madaling lutuin, kung bakit yung isda, dudurugin pa, tatagalan ng tinik, igigisa pa, tapos ibabalik ulit dun sa loob ng isda, tatahiin, tapos ipiprito pa uli. Hindi ba pwede iihaw na lang yan para makapag-painting lessons ka, mother? Yung ang daming busisi ng buhay, although hindi masama yun kung paminsan-minsan. Pero mga kapatid, ang sinasabi natin dito, may iba ka pang calling bukod sa household chores. May iba ka pa rin calling bukod sa mamasukan araw-araw, magbabandiklak ng alas 8, magbabandiklak out ng alas 5, araw-araw, araw-araw, para sumweldo ng kulang at kulang din naman. May iba pang dahilan ng buhay. Hindi ka nabubuhay para maghanap buhay. Naghahanap buhay ka para may kitain ka at sumobra pa yon para magawa mo pa yung higit sa bibili lang ng pagkain, magbabayad ng rent, mga bayarin, kundi magawa mo pa yung mga ibang bagay na nakakapagpalaki ng isip, nakakapagpalawak ng pag-iisip, nakakapagpayaman ng kalooban at ng pagkatao. Hindi yung ano kakainin, merong araw-araw, ano kakainin natin, anong ulam natin, ano kakainin natin, anong ulam natin. Araw-araw yun ang tanong. Matthew 6:31-33, so do not worry saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. In other words, mga basic needs, dapat basic. So, nalalampasan para mas magawa mo pa yung more complex needs in life. Kaya kalaban ng true godliness and true godly development ang poverty. That's why we should all declare war on poverty. Paasensuhin natin ating sarili, ang ating mamag-anak, ang ating komunidad, ang ating bayan, para hindi tayo isang kahig, isang tuka. Alam niyo mga manok nung araw, kakahig sa lupa, tutuka, kakahig, tutuka. Yun ang naging
symbolism ng isang kita, isang gastos, isang kita, isang gastos. Araw-araw na lang ang iniisip, ano kaya ang kikitain ko bukas para may kainin ako bukas? Magandang isipin nyo para ka mag-survive, pero dapat nalalampasan ng tao yung ganong level ng pag-iisip. Dapat namimili ka rin. Saan ba ako pupunta ang museum ngayon? Sa Louvre ba sa Paris? O sa Prado ba sa Madrid? O sa Metropolitan Museum of Art sa New York? Hindi yung ano kaya bibiling ko? Galunggong o dilis? Galunggong o dilis? Galunggong o dilis? Araw-araw, hindi natin minamasama ang maging mahirap. Ang sinasabi natin, dapat may gawin ka para hindi ka manatiling ganyan, para yung nakatago mo pang talento at galing lumutang pa. Eh hindi, ibinabaon ka na, inililibing ka na, hindi pa lumutang kasi puro survival lang ang ginagawa natin. Well, we should work hard. We should work smart. That you don't earn only what can be earned, but you earn more, sobra, so that you have something to give to others at meron kang magagawa para i-develop ang iyong pagkatao. So do not focus on just the basics. Do not focus on just existence. At sabi ni Jesus sa 33, but seek first His kingdom and His righteousness and all these little things will be given to you as well. So, saan yung mahalaga yan? Yung kakainin mo, isusot mo. Pero hindi yan ang dahilan. Kaya kanilikha ng Diyos. Nilikha ka para maging isang tunay at kumpletong tao ayon sa kanyang disenyo. At yun ay nangyayari pag hinanap mo ang kanyang kaharian, ang kanyang paghahari sa puso mo, na siya ang masunod, ang kagustuhan niya ang maganap, at ang kagustuhan niya that you grow from glory to glory to glory. So look up, seek greater things and meanings above your daily mundane existence and survival. Put everydayness in proportion to greatdayness in perspective to life. Yes, paminsan-minsan meron kang everydayness, pero dapat hindi yung everyday. Merong parang tinatamad ka, parang walang kahulugan ng buhay, pero dapat parang hangin lang yun na paminsan-minsan umiihip at hindi nagtatagal. Dapat alam mo kung ba't ka nabubuhay. At ate, hindi ka lang nabubuhay para lagi may pang-enroll ang mga kapatid mo. Meron pa ng beyond that. E paano kung tapos na sila ng college, pwede ka nang mamatay? Dahil yun ang kahulugan ng iyong buhay. Mga magulang, hindi laki nabubuhay para magpaaral ng mga anak. Dahil meron din kayong sariling buhay na dapat ipinaglalaban nyo rin na mangyari. At mga anak din naman, hindi lang nabubuhay para patuloy na laging sundin ang bawat kagustuhan lamang ng kanilang magulang kasi meron din silang sariling disenyo, sariling pagkatao na dapat mangyari. So, we help each other meet each other's basic needs and we develop ourselves so we graduate beyond those basics so that we become the fuller, the richer, the more interesting persons that we are meant to be. Si Solomon, sabi niya sa Ecclesiastes 2:3-10, I wanted to find out what was best for us during the short time we have on this earth. So I decided to make myself happy with wine and find out what it means to be foolish without really being foolish myself. Sabi niya, minabuti kong alamin kung ano ba talaga ang karapat-dapat na mangyari sa buhay na itong ubod naman ng ikse. Kaya dapat walang sayang. Sinubukan ko, nalibangin ang aking sarili sa pag-inom ng alak at maging makipagtalastasan sa mga kahangalan, although hindi ako talaga naging hangal. Ibig niya sabihin, lumabas siya doon sa kahon. Hindi lang siya lagi doon sa safe, sa usual, sa traditional. Sabi niya, may mga sinubukan ako that many people would consider foolish, but because I wanted to extend the boundaries of my mind, gusto kong buhatin yung mga bakod ng utak ko at ilubog sa mas malayong lugar para lumawak ang bakuran ng utak ko. Sabi niya, I did what many people might consider foolish, although I never was foolish. I took the risk so that I will know more. Sabi niya. So, even foolishness, sinubukan niya. Isa lang naman ang mensahe ni Solomon eh. Hindi naman maging foolish ka, kundi do not limit yourself to safe knowledge. Do not limit yourself to what is already usual and mechanical, perfunctory to what is very, very safe. Ganun, malaki ang dapat malaman sa buhay,
at hindi totoong buhay yung nakalong ka lang sa isang maliit na bakuran para lagi ka lang safe. You've got to lift your boundaries so that you can expand your mental horizon. Kaya sabi niya, I did some great things. Balance, ha? May mga sinubukan siya ng mga what people might consider foolish, pero ang dami niyang ginawa na talagang wise. I did some great things. I built houses and planted vineyards. I had flower gardens and orchards full of fruit trees. And I had pools where I could get water for the trees. So there was productivity in his life. Hindi dahil kailangan niya, dahil hari na siya, mayaman na siya, hindi niya kailangan magtanim ng mga gulay, gumawa ng mga ganito. Pero nilalakihan nga niya yung utak niya para madiskubre pa niya kung ano pang dapat gawin sa buhay na ito. Sa God, sa kanyang kakayanan, ginawa niya. Madali naman kung hari ka na, may pera ka na, may stipend ka na, may sweldo ka na from the government, sa'yo na ang lahat. Magpatamad-tamad ka na lang, pero hindi, nagpakasipag-sipag siya. Dahil alam niyang sa pagtitihati-haya at pagtataob-taob at pabiling-biling, maiinip lang siya. Mabubor siya. Sabi niya, I own slaves. And their sons and daughters became my slaves. I had more sheep and goats than anyone who had ever lived in Jerusalem. So he also tried his hand at ownership. Marami siya. Pati mga alipin, mga hayop, mga tao, ang dami niyang naging ari-arian. Foreign rulers brought me silver, gold, and precious treasures. At dahil siya'y magaling, there was recognition, and kings were paying him tribute or sending him gifts. Kings all over the world sent their ambassadors to the court of Solomon just to hear him speak. At ang misyon ng mga ambassador na yon, umuwi sa kanila mga hari, dala-dala ang karunungan ni Solomon. Parunan din yung mga hari. Kung hindi sila pwede maging katalino ni Solomon, nakikibahagi sila sa katalinuhan. Nagpapadala sila ng magpunta ka doon, makinig ka lang ng makinig, at i-report mo sa akin ang mga narinig mo, at siguradong may mapapala ako dyan. Hindi na kontento yung mga hari na sila'y top na sa kanilang bansa, sinikap pa nilang matuto kay Solomon. So there was a lot of enrichment. Rich na siya, nagiging rich pa. Tributes, gifts that are earned and deserved came into his treasury. At sabi pa niya, men and women sang for me, and I had many wives who gave me great pleasure. Not all of what Solomon did you can do at home. But he's talking from within the morals of his time and what kind of morals governed the lives of monarchs. So he had entertainment, exhilaration, mga kasiyahan, pleasure, and a lot of companionship. At sa verse 9, sabi niya, I was the most famous person who had ever lived in Jerusalem, and I was very wise. Bihirang magsama na famous tapos wise. Nagsama sa kanya yon. He had fame and wisdom. Ang gandang kombinasyon. Fame and wisdom. I got whatever I wanted and did whatever made me happy. But most of all, I enjoyed my work. Yan ang mga natutunan niya. Sabi niya, marami kong gusto, pinagtrabahuhan ko, nagtanim ako ng mga garden, nag-project-project ako. I was dispensing wisdom, kings were sending me money and gifts. Ang dami-dami kong naging kayamanan, kaya naman lahat ng inibig ko, nabibili ko. Magandang goal yon, yung gusto mo, nabibili mo. Kesa gusto lang pero hindi mo nabibili. Pero pinagtrabahuhan niya, hindi niya pinangarap lang, hindi niya pinagpray lang, pinagtrabahuhan niya. Sabi niya, alam niyo na lahat ng nakakapagpasaya sa akin, ginawa ko. Pero higit sa lahat, sabi niya, sa dinami-rami ng mga ginawa ko sa buhay, enjoy ako lahat sa iyo ngayon. Do you enjoy your work? If you don't enjoy your work, what are you doing there? Tatanda ka na, tapos mamatay ka na, hindi ka nag-enjoy. Di ba lugi ka nun? Kaya dapat, naghahanap ka ng na-enjoy mo rin. Lagi maraming nagtatanong sa akin, ano po ang magandang negosyo? Lahat ng negosyo maganda. Kasi sa lahat ng negosyo may umuunlad. Pero ang magandang negosyo, ay yung bagay sa'yo. Halimbawa, gusto mo ba na nagme-makeup ng mga bangkay? Ayoko po. Ay, hindi ka pwede magnegosyo ng punerarya, di ba?
gusto mo ba na naghuhukay ng mga libingan? Hindi po. Hindi ka pwedeng may memorial park o meron kang o sa Poltonero. Nag-enjoy ka ba magluto? Opo. O, baka bagay sa'yo lahat ang may tungkol sa food, mga restaurant, ganyan. Walang magandang negosyo. Ang magandang negosyo ay yung bagay sa'yo. Yung gusto mong gawin, pag absent ang mga tauhan mo, kaya mong paandarin, magandang negosyo yon. Pero magtatayo kang talyer, hindi ka marunong mag-welding, pag absent yung welder mo, sarado ang talyer, edi hindi magandang negosyo yan. Yung iba kasi, pasabi, uy, kumikita yon, gayahin natin, magandang negosyo. Pero kaya mo ba yung ginagawa ng may-ari nun para paandarin mo yan? So sabi ni Solomon, alam nyo, ang dami kong ginawa, pero itong masasabi ko, lahat ng ginawa ko, yung enjoy ako. Because when your work is enjoyable, you are not working, you are playing. That's why you should find work that you enjoy so that all your life you don't work, but you play. Pero kung araw-araw, ang bigat-bigat sa dibdib mo, papasok ka na naman, kakasakit ka niyan. Alam niyo yung mga inis, mga pagtitimpi, yung mga himutok na nilo, sinasarili, nagiging sakit. Kaya dapat, hahanapin mo kung saan ka masaya. Mga magulang, encourage natin ating mga anak kung ano yung karir nila sa buhay, kung saan sila masaya, hindi kung saan tipak ang kita. Kasi kahit tipak-tipak yung kita, tipak-tipak din yung puso nila, hindi naman sila masaya. Ganun ba ang buhay na gusto natin para sa kanila? Pero, hindi ko mo enjoy ka, ibig sabihin hindi ka kikita na malaki. Kasi pag enjoy ka nga, you put your heart and soul into it and you give your best, all the more that you have the chances to be the best. To achieve a lot, to earn a lot. Kaya dapat isipin mo, enjoy ba? Yung pipili ka ng mapapangasawa, yung mayaman o yung masarap kasama, yung tawa ka ng tawa, doon ka na sa tawa ka ng tawa kahit ang kinakain mo rin yung gulay na tawa-tawa. Kasi ang dami-dami yung pera, pero ang haba ng mukha mo, nakasimangot ka. Eh ngayon kung mayaman na, tawa ka pa ng tawa, aba, huwag mo nang papawalan yan. Diba? Pero hindi lang yung kasi mayaman, kasi guwapo, kasi maganda, eh, masaya ka ba? Ang mahalaga sa buhay, masaya. Hindi ibig sabihin na mayaman, hindi masaya. Pero hindi man ko mamayaman, ay masaya na. At hindi man ko mamalungkot, masaya. Eh, mahirap, ay masaya din. Kaya tinitingnan mo, saan ka ba sasaya? Sabi ni Solomon, I enjoyed all of it. And that's what is important in life. Yung enjoy ko. Ang dami-dami rin tatanong, saan church po ba ako magme-member? Eh, di doon ko saan ka-enjoy. Enjoy ka ba ng mukha kang bangkay? Lagi ka naka-long sleeve, laging serious, may bulak sa ilong. Maraming ganun churches. Join! Meron enjoy ka ba na medyo relax ka lang, cool ka lang, hang loose ka lang? Meron din ganun. Saka enjoy? Kasi isa lamang Biblia, isa yung Diyos. Pero iba-iba yung enjoyment mo. Di doon ko sa ang ka-enjoy. Pareho lang yun. There should be satisfaction in life. Ito hindi pa science, pero kutob ko lang. Maraming kanser ang pinagmumulan, himutok, kabiguan, at inis na hindi maibulalas. Kasi pag inoobserbahan ko yung maraming kilala ko na nagkakakanser, ganun. Kumisan inis na inis sa asawa, nagkakanser. Misan bigong-bigo sa buhay, yung gusto niya hindi niya magawa. May common denominator. Hindi lahat, may exemption. Pero dapat ang tao kasi masaya. Nilikha tayo ng Diyos para masaya. Search for and enjoy. Search for and the enjoyment of happiness is what characterized the life of Solomon. Naghanap ng kaligayahan, kinayang magpakaligaya dahil pinagtrabahuhan, in-enjoy ang trabaho, yung project, yung mission niya sa buhay, di malalim ang nangyari sa kanyang buhay. So go above and beyond survival. Go beyond maintenance. Go above and beyond poverty. Ang dalangin ko at wish ko para sa lahat, huwag namang sumweldo lang ng minimum wage. Ang linaw na nga ng description, minimum. Diba? Dapat maximum. Because you should grow from glory to glory. Mga employers, kung kaya naman ang negosyo, kumikita naman kayo, huwag naman kayo magpa-minimum wage. Dahil kayo lang yung happy, yung mga tao, hindi. Araw-araw, swimming kayo ng swimming sa pawis ng iba. Di ba? Kailangan, kung kaya ninyo magpasweldo ng malaki,
lakihan nyo. Dahil kung natutuwa ay sa inyo ang Diyos, sino naman makakapigil sa Diyos na lagi pa kayong payamanin? Pero pag hindi natutuwa sa inyo ang Diyos, sino makakapilit sa Kanya na pagpalain kayo? Basta kaya, magdagdag pa ng ibibigay. Kasi ang isang taong empleyado mo, may umaasa sa Kanya na siguro tatlo o apat na tao pa. Pag pinagkaitan mo siya, may tatlo o apat pang nadadamay, pero pag binigyan mo siya, may tatlo o apat pang umaangad sa buhay. Be generous. As long and as much as you can. Binibigyan tayo ng Diyos, hindi lang para natin sarilinin, kundi para tayo yung maging agents of multiplication. Katulad nung bata na binigyan ng Diyos ng ilang pirasong isda at tinapay, naging agent siya para paramihin ni Jesus, pinakain ng angaw-angaw ng mga tao. 1 Kings 3, 9-14, nung tinanong na Diyos si Solomon, o gagawin kitang hari, o pero pwede ka magkaroon ka na isang wish, anong gusto mo talaga, ibibigay ko? Sabi ni Solomon, please make me wise and teach me the difference between right and wrong. Then I will know how to rule your people. If you don't, there is no way I could rule this great nation of yours. Ang hiningi ni Solomon, karunungan, para daw matuto siyang mamahala ng mga tao. So excellence is what he strived for in ruling. Because his mission was to rule, therefore he needed excellence. God said, Solomon, I'm pleased that you ask for this. You could have asked to live a long time, or be rich, or you could have asked for your enemies to be destroyed. Instead, you ask for wisdom to make right decisions. So, I'll make you wiser than anyone who has ever lived or ever will live. Yun ang bigay ng Diyos kay Solomon, karunungang hindi matutumbasan ng lahat ng isinilang bago si Solomon at isisilang after Solomon. That's why the teachings of Solomon should be given great importance. Because siya lang ang pinatalino ng Diyos, higit kanino man. This is big. Malaki kasi ang hiningi niya, karunungan. Kung pera, hindi malaki, according to God. Kung destruction of his enemies, hindi malaki. Pero na-impress ang Diyos sa hiningi ni Solomon. Wisdom, ang galing mo naman. I'm going to give you that. Ibibigay ko sa iyo dahil natutuwa ako sa hiningi mo. Verse 13, I'll also give you what you didn't ask for. You'll be rich and respected as long as you live, and you'll be greater than any other king. If you obey me and follow my commands, as your father David did, I'll let you live a long time. Ang daming bonus na binigay ng Diyos dahil natuwa siya sa hiningi, wisdom. Bakit mahalaga ang wisdom sa Diyos at sa lahat ng maka-Diyos? Mga kapatid, ang size ng mundo, ang size ng bahay, ang size ng buhay, depende lang sa size ng iyong utak. Pag malawak ang utak mo, malawak ang mararating ng iyong buhay, ng iyong pananaw, ng iyong pagpapahalaga, pero kung maliit at makitid ang utak mo, liliit at kikitid din ang iyong mundo at kawawa ang lahat ng tao under your influence and power dahil ikukulong mo sila sa isang maliit at makitid na mundo na ang hangganan, ang bakod, ay yung bakod ang iyong bungo. Anybody who will go far must first expand their minds. Kaya mahalaga yung pinaparunong ang isip, dinadagdagan ng alam, laging nagtatanong, laging nakikinig sa nagsasalita, lalo't marunong kasi may mapapala ka. Bawat taong marunong na kausap mo, pinapalaki ang iyong utak. Pero kung kausap mo ay makitid ang utak at na-influence ka, kikitid ka rin. So si Solomon, ang journey niya, from big to much bigger. And take note, it could be from small to much smaller to nothing. But he made the right choice. He wanted to be wise. Parang yung mga ibinigay ni Lord na talents, yung binigyan ng malaking puhunan, napalaki niya, binigyan pa siya ng lalong malaki. Yung binigyan ng maliit na puhunan, hindi niya pinatubo, hindi niya ininvest, binawi sa kanya. Wealth and fame, these are only byproducts of pleasing God by being wise. So connect to big, to the big, to what is big. Of course, that is God.
And the real meaning of righteousness and heaven, hindi lang yung mga lugar na nasa likod ng mga ulap-ulap, kundi yung pagharian ng Diyos ang puso mo, yung isip niya maging isip mo, yung kalooban niya maintindihan mo't masunod, lalaki ang iyong mundo, you expand the kingdom of God. 1 Corinthians 9:24-27, you know that many runners enter a race, and only one of them wins the prize. So, run to win. Hindi ka naman sumasali sa karera para matalo eh. So, gagawin mo ang lahat para ka manalo. At ang karerang ito, mga kapatid, hindi karera against other people, but karera against your own self. Dapat matalo mo ang iyong mga kahinaan, matalo mo ang iyong mga kamangmangan, mga kakitiran, para ikaw ay panalo sa sarili mong buhay. Kasi pwedeng matalo ka sa sarili mong buhay. Hindi kailangan matalo ka ng iba, at hindi kailangan talunin mo ang iba. Ang kailangan mong pagwagian ay ang kakitiran, kababawan, kaliitan ng isip. Aim for big. Athletes work hard to win a crown. Hindi ka sumasali sa competition para lang matalo, at hindi ka nabubuhay sa mundong ito para lang matalo ng sarili mong weak side. Dapat manalo yung strong side mo para ikay panalo. Not against other people, but against your own weaknesses. Work hard to connect to the big. How do you connect to the big? You connect to big ideas and minds. Ang batang si Jesus, nung nagpunta sila sa piyesta sa Jerusalem, nung siya ay 12 years old, nawala siya. Nag-uuwian na lang lahat sa Galilee, nawawala pa siya. Nung bumalik ang kanyang mga magulang na Mary and Joseph to the city to look for him, kung saan-saan siya hinanap, 3 araw, doon lang siya nakita sa templo. Ang mga kausap niya, mga pantas, mga philosophers, mga theologians, mga propeta, mga scholars. At sabi ni Mary, anak, unfair ka naman. Hirap na hirap kami maghanap ng tatay mo sa'yo kung saan-saan. At sabi ni Jesus, eh bakit naman po kung saan-saan kayo naghahanap? Hindi nyo ba alam na dito nyo ako matatagpuan? Kung nasaan na matatalino? Alangan mang hanapin nyo ako sa kasino? Alangan mang hanapin nyo ako sa palengke? Alangan mang hanapin nyo ako sa mga kalye-kalye? Although hindi naman ibig sabihin na nandun ay masama yung tao. Pero sabi niya, kilala nyo ako. Alam nyo ang hahanapin ko ay katalinuhan, paglaki ng utak, spirituality. So sino kaya ang kakausapin ko kundi ang mga matatandang ito na mga hangang-hanga sa kanyang mga kausap niya dahil ang tang niya, ang galing. Nakikinig siya, ang talino niya. Kayo, sino lagi niyong kausap? Alam niyo, yung kausap natin lagi, salamin yun. Nakikita natin ating sarili. Kasi, lagi mong kausap dahil enjoy ka. So, anong pinagtatawanan nyo? Yung nag-contest kayo, pabilisan kayo magbilang ng kaliskis ng isang isda. Kasikat na sikat yung naunang nagbilang. Eh, ano naman ang napala ng planeta na nabilang mo ang kaliskis ng isda? Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Connect sa nakapagpapatalino. Huwag sa nakakapagpa-blank. Pipili kayo ng kakausapin. Yung pagkatapos yung mag-usap, uuwi ka. Sabi mo, uy, may natutunan ako maganda. Uy, tumalino ako. Hindi yung ayaw niyong kausapin yung matalino dahil nosebleed. Pinapaspel ka lamang ng Connecticut, nag-nosebleed ka na. Eh, paano po kayo paspel sa iyo ang Czechoslovakia? Eh di, talagang balingoy-ngoy na aabuti mo doon. Dapat huwag ka matakot mag-nosebleed. Sa simula, nakaka-nosebleed ang mahihirap na bagay. Pero mamaya, mamamaster mo na yan. Huwag kang tamad mag-isip. Meron pa, naku, ayokong kausap yan. Nakaka-stress. Masyadong matatalinong bagay yung pinag-uusapan. Doon nagpunta si Jesus. Hindi sa mga walang kakwenta-kwenta mga usapan. Kaninong ang birthday ng artista ngayong araw na to? Ikailang asawa na ni ganung ganyan? Anong klase pag-usapan yan? Anong mapapalaan nyo dyan? Makakapagkaperahan ba yan? Huwag sa nakakapagbababaw. Proverbs 23:9, don't talk to fools. They will just make fun. At kung ikaw naman si matalino, sikapin mo rin huwag mo laging patulan na kausap ang mga mababaw pagtatawanan kanila. Yan ang trabaho kasi ng mabababaw. Pag may kausap sila matalino, pagtalikod, pinagtatawanan nila.
nililibak-libak nila, di ba? Dahil hindi nila naiintindihan mga bagay niyo sa kanila, katatawanan ang mga katalinuhan. Proverbs 26:4, don't make a fool of yourself by answering a fool. Pagka mayroong mga kababawan at mga kawalang kwenta na itinatanong, binabato sa iyo ang mga alam mong hindi dapat patulan, sabi ng Bible, huwag kang makipag-usap. Yung lola namin, nung nabubuhay pa, pag may tinanong ka doon, at nakita mong tumingin niyan sa malayo na gano'n, ibig sabihin noon, walang kakwenta-kwenta yung tanong mo. Huwag mo nang maulit-ulit at makukurot ka. Pag nagtanong ka pa ulit, sabihin niya, yung tanong mo, walang kapararakan. Yan ang sasabihin niya, walang kakwenta-kwenta. Huwag natin pagsayangan ng oras yan. Kaya namimili ka ng itatanong. Mahalaga yung kausap ang matalino, pero kuminsan, hindi lagi madaling gawin yun. Pero yun ang kapakipakinabang. Sino? Anong mentalidad ang madalas nating kaulayaw, kausap, kasama? Birds of the same feather flock together. Except for very few exceptions, kaya maganda rin suriin natin ang sarili natin eh. So connect to big, connect to excellence. Yung mga terror teachers nung araw, nung nag-aaral ka pa, hindi ba yon ang pinakamaraming naituro sa'yo? Sa simula, ayaw mo ng terror teacher. Ayaw mo ng terror lola, ayaw mo ng terror tita. Pero pag nagkaedad ka na, na-appreciate mo, meron pala silang magandang itinuro sa akin. Yung mga stricto, yung matataas ang standard, uncomfortable lang kasama yan sa simula. Pero pag nagkataon at nagtagal, dun ka may napapakinabang. So go for and connect to growth and development. Outgrow smallness of mind. At kumisan, ito ang challenge sa mga may nangyari sa buhay nila, umasenso ang utak, maraming nalaman, maraming na-achieve. Pag may mga reunion sila sa high school, parang naninibago ka, parang, ay, bakit nando pa rin yung mentality ng mga dati kong classmates? Kumisan, may reunion ng family, mga pinsan mong kalaro mo nung araw, parang, ay, nando pa rin yung utak niya sa grade 5 level. At sa lagay, pagkausap ko to, magiging ganito yung usapan namin. Kasi mahirap din mag-adjust. Pero ang mahalaga dito, at least nakikita mo na lumaki yung utak mo tuloy, nahirapan ka mag-adjust. That is good, but you should adjust kasi mas malaki yung utak mo, ikaw yung makaka-adjust. But remember this, your mind could be your own prison. Your mind could also be your own wings to fly far away. Ang pinakamalupit na piitan, na kulungan, ay hindi mga metal, hindi mga concrete, ang utak. Maraming tao, kulong na kulong ang buhay dahil ang utak nila, ang pag-iisip nila ay isang malaking kulungan ng buhay nila. Ay, hindi ko pwedeng gawin yan. Bakit hindi pwede? Ba't ka nakakulong? Ay, hindi ko pwedeng maligo kasi may patay. Bakit hindi pwede? Ay, hindi mo pwedeng gawin ito. Bakit hindi pwede? Merong magandang restaurant? Kumain tayo dyan. Naku, baka mahal. Huwag na tayong pumasok. Hindi mo pa nakikita yung presyo. Kinukulong mo na yung sarili mo. Papasok sa isang building. Naku, baka hindi tayo payagan ng gwardiya. Huwag na tayong pumasok. Hindi ka ba binabawalan? Ikaw na nagbawal sa sarili mo. Ang daming tao ganyan. Ang kulungan nila, yung pag-iisip nila, hindi yata yung pwede. Huwag na lang. So they'll play safe. They'll play small. At yun ang sinasabi ni Solomon. You know, I did many things that other people might even consider foolish. But it's only because I was expanding my mind. Merong restaurant dyan sa EDSA corner. Show ba yan? Yung may crossing dyan. Aircon dati. Matagal na to. Walang pumapasok. Kaya ang dami-daming tao na dumadaan. Napag-isip nila, baka nai-intimidate ang mga tao kasi aircon. Tinanggal nila yung aircon. Nakabuyang yang sa alikabok at init. The same pa rin ang price. Ang daming kumain. So yung mga dumadaan, ay aircon. Wow, baka mahal. Ikinukulong nila yung sarili nila, hindi pa nila alam. Merong magsasabi ka, hihingi ka ng permiso, ay naku, baka hindi tayo payagan, wag na lang. So sino hindi pumayag sa'yo? Yung utak mo. Kasi hindi mo tinry. Kaya ang tanong mga kapatid, gaano karaming pagkakakulong ang nararanasan natin
dahil tayo ang nagkukulong sa ating sarili. Baka hindi ako payagan, baka hindi pwede, baka mahal, baka hindi affordable, baka mahirap gawin. And then, doon ka na lang sa safe, meaning isang maliit na sulok sa planetang ito. Connect to big, connect to refinement, not to mediocrity. Yung hindi magaling, magpakagaling-galing, at yung magaling, galingan pa. Because room for improvement is the biggest room in the world. You can never stop improving. Connect to function and beauty. Si Jesus, nung mamamatay sa krus, sabi niya, it is finished. Pero sa salita na ginamit niya, tetelestai. Ibig sabihin, it is being finished in a very beautiful way. May beauty, hindi lang natapos. Tetelestai is the expression used by sculptors pag nagawa na nila yung huling ukit na gagawin nila at nagandahan sila, sasabihin nila, tetelestai. Yun ang ginagawa ng pintor na tapos na yung mga strokes niya, tapos na yung trabaho, tetelestai. Yun ang ginamit ni Jesus nung mamamatay siya. Because his whole work, his whole ministry was beautiful art. At sabi niya, tetelestai, it is finished. Hindi tapos lang, kundi ang ganda-ganda ng pagkakatapos. At dapat ganun na sasabihin natin kung nalalagot na yung hininga natin. Tetelestai. Hindi, anak, namamatay na ako. Ikaw magbayad ng mga kuryenteng iiwan ko. Ano naman tetelestai doon? Yung, ang piano, ang lumalumang piano, para kay bunso. Ayaw lang ang tumugtog ng piano, yung paan topic mo, mamamatay ko na lang. Dapat tetelestai. A life well lived. A life lived in excellence. Nagawa mo ang best at na-enjoy mo yung best, then meet your maker. So connect to big causes. Dapat hindi lang nga yung pagsasaing, hindi lang yung pagluluto, hindi lang yung pagtatrabaho. May mas malaki pa doon. Connect to that which brings about feeding and satisfaction. Ito yung malalaki ha. Feeding and satisfaction, healing and rest for you or for others. Connect to what brings about peace, happiness. In other words, connect to whatever brings about Jesusness. That is big. Pag kinilala mo si Jesus, inala mo ang mission ni Jesus, inala mo ang kanyang mga prinsipyo, pananaw, turo, at nabuhay ka ayon doon, you connect to big. So you connect to activities and experiences that enlarge your mind. And of course, connect to big fruits. Huwag ka makontento na lang sa maliliit na prutas at konti kung kaya mo pang dagdagan ang pagsasaka, ang pagtatrabaho para dumami yung fruits, mas sumarap at mas maraming mabunga. Proverbs 14:14, you harvest what you plant, whether good or bad. So hindi natin masyadong consciously ina-appreciate that whatever we are harvesting now is what we planted yesterday. And if you don't like what you're harvesting now, stop planting today what you planted yesterday and don't plant it tomorrow because you will keep harvesting the same thing. Kung ayaw mo sa buhay mo ngayon, kailangan palitan mo ang formula. Kung gusto mo sa buhay mo ngayon, palitan mo pa rin for the better. Because we grow from glory to glory. Pero wala kang pwedeng mapalitan na bungang inaani kung hindi mo papalitan ng pagtatanim, paraan ng pagtatanim, at butong itinatanim. Go for big. 2 Corinthians 9:6. Remember the saying, a few seeds make a small harvest, but a lot of seeds make a big harvest. You want a big harvest? Plant big. Go for big. Your life is precious. Life is short, but it's always long enough for greatness, for the big, for satisfaction, for happiness. Don't go for anything less. God designed you to be an outstanding person, to achieve the best within your field, not to compare yourself with others, but to compare yourself only with your past achievements. God wants you big. God wants you happy, but you've got to do your part. Be wise. Ask for wisdom. Continue to enrich your mind and work. And the Lord is going to bless you with growth beyond your imagination. Sabi sa Bible, what God has prepared for you is beyond what you have already seen and heard. It is even beyond your imagination. It never even occurred to you.
maganda ang plano ng Diyos, pero kailangan sumunod ka sa kanyang method. Dear Lord, teach us. Teach us, Lord, to continue to grow. Huwag kami maghintay na lang ng kamatayan kahit may edad na kami. Meron pa kami magagawa. Meron pa kaming misyon. Marami pa kami pwedeng ma-achieve. At lalong-lalo nung kung batang-bata pa, dapat hindi kami nabobore. Dapat lagi kaming nananabik bawat araw, bawat gawin na may gagawin. Meron kaming project. Lord, give us this spirit. Teach us to be wise to make the most out of our days. Pag-isipan kung anong halaga nito sa ating mga buhay, manahimik sumandali sa presensya ng Espiritu ng Panginoon.